May papakilala pala ako sa inyo, si COVID-19. COVID-19 naman pala. Akala ko COVID-19 na nakakaloka. Welcome back nga pala. Di ba? Sa sobrang napachika na agad tayo, di ba? Hindi tayo nakapag-intro. So ito, dahil hindi ko na intro, welcome back sa Quest Troopers. Nandito pa rin tayo kasama ang Monarch of the Philippine Radio, Kuya Chico. Hello. Hi. Hello po sa inyo. Hi. Nakakahiya naman. Nitis. Kumipot. No. Naging virgin. Okay, anyway. Okay. Diretso na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa ating susunod na question, no? Ito ay galing tayo. Rektahan. Game. Kevan. Ang hirap naman ang spelling ng ang pangalan. Kevan. Okay, Kevan mula sa Facebook. What's up, Kuya Chico? Kamusta na po ang friendship niyo ni Papa Jackson? Nagkakausap pa po ba kayo o nagkikita? Oo naman. Okay naman kami. Pero syempre, unlike before, hindi na ganoon kadalas, 'di ba? Actually nung nasa Energy FM pa rin ako, hindi na rin kami masyadong nagkikita at saka nag-uusap unless may mga meeting lang at saka pag Friday, doon lang kami nagkakausap at nagkikita talaga, no? Kasi magkaibang mundo yung oras namin, no? Lalo pa ngayon magkaibang station na. Pero from time to time, nagkakakumustahan din, ganyan. Actually, itong nito lang, no? Just recently, na nabutasan ako ng fuel tank yung sasakyan. So, habang nag-drive ako, nabutas siya, no? So, siya yung tinawagan ko bilang alam, siya lang yung alam kong gising, no? Nung mga oras na yon. At saka, wala, ang papa mo laging to the rescue yun, eh. Pagka ganyan, hindi ka magdadalawang salita ba, pupuntahan ka niyan kagad, no? Eh, malapit lang naman din. So, ayun, kailan lang ba to? Siguro, hindi ko lang kung may 2 weeks na to, or mga ganyan, no? 2 weeks or 3 weeks, hindi ko lang kung kailan, eh. Recently lang. So, yun, doon pa ako nakitulog sa kanila, tapos habang inaayos yung ano, siya din yung may alam na kung saan hanapin yung mag-aayos, no? So, yun yung huli naming kita. O, tapos binigyan niya ako nung kanyang, binibida niyang yung UBS sauce, di ba? Na kanina lang, kaninang tanghalian, ginamit ko, di ba? Dahil nakita ko, meron palang ganito. So, ayun. So, oo naman, okay naman kami. Actually, wala naman talagang issue din. So, hindi ko alam kung may gumagawa ng issue, pero wala naman, eh. Okay naman kami nag-part ways, no, ng station. So, ayun. We are okay. At si DJ Kara naman po, since, di ba, parang nag-start kayo ni Papa Jackson ng YouTube channel nyo dahil kay DJ Kara. Kamusta naman po kayo ni DJ Kara? Yung sa YouTube channel, hindi ko sure kung naggumawa ba ng YouTube channel ang Energy FM prior to having Kara on board sa Energy, or hindi ko na matandaan kung nagsimula lang ba ang YouTube channel ng Energy nung pagdating ni Kara. So that I cannot answer, no. Pero kami ni Kara, okay naman kami, 'di ba, bago ako mag-resign, 'di ba? Kami yung, ako yung pang-umaga, eh, tapos susunod sa akin si Kara. So, yun yung, I would like to think, no, na yung aming banter, kapag magpapaalam na ako at ipapasok na sa kanya, it's gaining momentum, di ba? Yung, ibig sabihin, eh, gumagawa na siya ng ingay. Sana, no, sayang lang, hindi na nagpatuloy. But, di ba, yung kulitan, yung harutan namin, di ba, yung mga bastusan portion namin doon. Oo nga, pag nag-digest sa inyo si Kara, gusto ko.
Yung mga green na usapan. Diba? Eh, kasi, di, oh, kasi nagbabago yung imahe ni Kara bigla. Biglang nagiging naughty pero girl. Pero game na game siya, gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya yung mga usapan. So, nagkakaroon ng ibang mundo. So, yun eh, okay. Tapos, wala lang kaming gagawin, kundi tumawa lang, mang trip lang sa buhay, di ba? So, yun. Doon kami naging, kumaga, mas nagiging okay. Pero nung una, syempre, hindi naman kami talaga magkakilala. Ang unang, ano namin, well, alam ko lang siya, kilala ko lang siya, dahil nung nawala ako sa Yes FM, alam ko sila yung pumalit. Siya, kasama si Megan, di ba? They are both from IFM. So, sila yung ipinalit sa akin, dun sa programa ko na Yes Diaries, no? Tapos hanggang sa doon na sila naging tandem na ni Pajak, di ba? No, nung nawala din ako. So, doon na nagsimula yun. Pero kami, nagkita lang kami personally dyan na sa Energy FM. Doon lang kami talaga nagkita. So, yun yung una naming pagkita sa Energy. So, nung siyempre, nung una, kapa-kapa, gano'n naman lagi eh, di ba? So, medyo awkward until, ayun na, until nagkaroon na yung programa na yun na unti-unti nag-loosen up na yung mga bagay-bagay, di ba? Mas nakakapagtsikahan, harutan, gano'n. Di, well, sadly, hindi lang nagtagal, no? So, gano'n. Pero yung YouTube channel niyo, Kuya Chico, parang ang tagal na nung last upload niyo, may balak po ba kayong upload set? Dami naghihintay yung vlog niyo, Kuya Chico. Ang dami nangungulit. Kaya lang, di ba, sinasabi ko naman din, hindi kasi ako, hindi ko lang alam, no? Kaya ko naman siyang gawin. Kaya sa kung sa kaya. In fact, meron ako mga videos, di ba, kahit nung mga luma pa. Alam mo, long before na uso yung YouTuber, di ba, vlogger, matagal na akong vlogger. I mean, matagal ko nang ginagawa yon, di ba? Ang dami ko nang upload noon, yung video loko, yung lumang version ng video. Kaya lang kasi na deleted na yung account eh, yung sa Chico Loco na. So ito, bago na yung YouTube na yan and all. Ginawa ko yan nung nasa Dubai pa yata ako. Parang ganun. So, yun. Kaya lang, kahit kaya ko siyang gawin, alam mo kapag wala sa puso mo yung ginagawa mo, yung hindi mo masyadong feel, paano kay maniningas kugon ka eh, di ba? Yung, halimbawa, ganito nangyayari sa akin, oh, shoot, okay, sige, shoot. Mas madali yun eh, mas madali yung part ng pag-shoot ng video. Ang matagal na part na dito, eh yung pag-i-edit. Eh ako wala naman akong editor. Isa pa, alam nyo naman ang yabang ko, di ba? Gusto ko, ayoko nung, paano ba ilalagay ito? Or gusto ko sana, yung linyahan ng utak nung tao mag-i-edit, yung kalinya ko. Eh, sino bang kalinya ko? Wala naman. Kuya Tito, hindi kaya. Totoo. Kaya mahihirapan talaga tayo maghanap ng editor. Mahirap lumebel sa utak mo, Kuya Tito. Maraming nag-offer. Maraming kahit hindi ko naman daw kailangan bayaran, ganyan, bla 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 bla. Eh ako naman gusto ko sana sabihin, eh bakit magaling ka ba? Eh paano ko naman masasabi 'yon? So yun eh, tsaka baka di kayo masabi. Hindi ko alam. And tsaka aside from that, gusto kong hands-on ako palagi sa lahat ng ginagawa ko. Gusto ko hands-on ako palagi. Gusto ko alam ko yung pasikot-sikot. Gusto ko ganun, no? Hindi ako sanay ng eto lang yung gagawin ko, ganyan lang. So, gusto kong, di ba, parang sa programa na nakasanayan natin, lahat yun ako naman eh. Lahat, wala namang ibang utak yun, wala namang ibang nag-isip nun. Ako lang talaga, no? I take suggestions, yes. Itatry ko kapag gumana de go, no? Pero most of the time, di pagka I deemed na X, o di at least tinry ko lang yung suggestion, di ba, idea. Pero basically lahat ng mga, ang dami rin kasi nagtatanong niyan eh, yung mga karakter ba, yung mga ginagawa mo ba, meron bang, kung wala, ako lang din talaga nag-isip niyan. So ganoon. So parang basically
sa Yes FM, ang kanila lang talaga ay yung pangalan, di ba? The name Chico Loco. Pero the rest, no, kaya sila nagtataka pa, nadadala ko pa rin, di ba, kung saan ako stasyon mapunta. Eh kasi akin naman yun. So sa kanila lang yung name. So yun yung hindi ko lang magamit. Pero ako pa rin naman si Chico kahit ako pa rin naman yun, kahit, di ba? So ayun na nga, no? So yun, going back, yun ang, ano nga yun? Going back? San yun? Ano, lost ako? Teka lang, ano mong, parang may issue. It's share nyo nga sa akin, ano yung babalik-babalik na yan? Dali na, be. Ano yung issue? Huwag ka magpapaniwala dyan. Di ba kapo kasi nanonood sa mga vlog natin yung ano, kaya wag na lang. Ay, baka, feeling ko. Ay, char. Okay, sige, next question na tayo, Kuya Chico. Baka masabi ko kasi yung pangalan game. Sige, oo nga, sige. Ito naman po ay galing kay Myren sa FB page ng Questubers. So sabi po niya, hello Kuya Chico. Kabisado niyo pa po ba ang mga characters na pinoportray niyo sa radyo? Thank you and God bless. Syempre naman, pero minsan dahil yung iba, nagagawa din karam lahat, no. Hindi ko alam kung may mamimiss ako, ha. So sa isahin natin. Kuya Chico, bago mo sagutin. Ah, sige. Pwede po bang bawat sabi niyo ng character, may sample? No. Kahit one name lang. Ikis, bakit may sample? Hindi pwede, may video. May video. Oo nga. Saka, ano yan? Yan yung bagay na iwan na natin sa radio realm. Sa radio world. Na, do alam naman natin, di ba, na kung si ako lang naman din talaga yon, kaya lang let's just leave it at that, no, na okay. Kasi kasi di ba never ko ding ginawa yan basta may video, di ba? Hindi natin gagawin okay. Kasi that's the magic or the mystery of radio, di ba? Na pre-empt sa herb na nawawala kapag nakikita na siya sa TV, di ba? I mean, ninyo pag yung mga radio dati, di ba, nakikinig lang tayo. And habang nakikinig tayo, gumagana yung imahinasyon mo, di ba? Okay. Ini-imagine mo na ang gwapo ko. Ini-imagine nyo nga na ang payat ko, matangkad ako, nagwapo ako. Tapos no, nakita nyo, ay, ninyo. So ibig sabihin, gumana yung utak nyo, imahinasyon nyo. And that's our goal. One of our goals, no, as a DJ or radio personality, radio presenter, is to make you guys imagine, no, whatever it is that we are saying. So, it's the radio is a theater of the mind, no, as we would like to put it. Kapag yung DJ, no, hindi niya nagagawang ipa-imagine sa inyo yung mga bagay niya sinasabi niya, hindi siya magaling. So, ganun yun eh. So, with that yun, hindi ko talaga siya, tsaka minsan, no, ako din, no, na-amazing ako noong una, no, na ay, nauso yung, ano, yung radio na nasa TV na, no, napapanood na. Nung nanonood ako, parang naboringan din ako yung sa FM, no. Sigo, ah, okay, iba pa rin pala kapag nakikinig ka lang. Kesa yung sa nanonood ka, no. So, ayun, no, yung misteryo ng radyo. So, with that, iiwan na natin muna siya doon. Yeah. Okay, kaya, okay. Saka isa pa, ang hirap, hindi rin ako komportableng gawin siya nang wala sa programa. Program. Di ba? Kasi pag nasa programa ako, kumbaga naka-performance, performance mode, parang ganyan. In the zone ka, kumbaga. So, kapag pag wala sa programa, correct. Right. So, kapag wala sa programa, hindi ko siya mai wow. Alam mo 'yun, hindi ko siya mai-post ng mahusay, ng okay. Kasi wala, hindi ko rin alam, kaya ganun. 'Yun lang. Okay, so sino na ko mga characters and
Sige, sino po yung favorite character nyo? Favorite? Alam mo, wala talaga. Hindi ko yan masasagot, no? Pero siguro kung sa favorite, sa inyo ko na lang itatanong yon. Pero with the character, syempre, ang nag-iisang si Kapitan Tutan, si Lola Kerps, Lola, diba? Kerps. Si yung buwisit na si Not-Not, si yung badaf na si Madam Chiki, di ba? Mm-hmm. At saka yung ginung nauso yung Big Brother, so ginagaya ko si Koyang, di ba? So si Kuya, si Big Brother, or si Koyang. So yun, dahil usong-uso noon yung Big Brother, di ba? At nagkataon nga noon na ano na nag-guest sa akin si Kim Chu. Naalala ko yun, tapos nung ginawa ko yun, naaning siya. Naaning siya, sabi niya sa akin, ikaw ba yun? Oo, akala niya, may iba pa bang tao tayong kasama dito na hindi niya nakikita, ganun. Naaning siya, be, nung ginawa ko yun. So, ayun, ganun. Pero Kuya Chico, sila yun. Favorite niyo yung pangalan na Bernadette? Actually, hindi ko rin naalam. Kasi, pag story ka, mag-ano kayo, ano ba tawag doon? Storytelling kayo, lagi mo sinasabi na, kunyari ako si Bernadette. Kasi, si Bernadette, yung pangalang Bernadette ay nanggaling sa kwento, sa alamat ni Lola Kerps. Mm-hmm. So, di ba si yung karakter na si Lola Kerps ay... Mm-hmm. Magkikwento siya ng wala alang kasusta-sustansyang alamat kuno, di ba? Oo, walang ka pararakan yan. Na palagi. Oo. Correct. Tapos ang lesson nun sa huli, lagi huwag magnanakaw kahit na anong kwento yan. Correct. So habang nagkikwento si Lola Kerps, may mga tauhan din doon. May mga tauhan din doon sa mga alamat na sila-sila lang lagi ang sila-sila lagi yung alamat. Ngayon, hindi ko rin alam kasi, you know, ganito yan. Kapag si Lola Kerps, okay, mm-hmm. Pag si Lola Kerps ay nagkikwento ng alamat, wala siyang script. Mm-hmm. Wala siyang script. Meaning, kapag nagkikwento si Lola Kerps, kung anong pumasok sa utak niya, lumabas sa bibig niya, yun na yun. Mm-hmm. Walang script, walang no anything, walang... Halimbawa, sabihin lang, alamat ng sibuyas, walang pattern, kung ano lang. So ngayon, habang nagkikwento siya no, ng noong unang panahon, sa malayong lugar, so di ba, makalumang panahon eh. Mm-hmm. And then, yung paglalaro lang ng utak na, di ba, merong isang babae. Eh, ngayon, iisipin mo, unang panahon, so dapat yung mga pangalan sinauna. Tapos biglang, ang pangalan niya ay Bernadette. So parang so syempre si Chico magre-react na Bernadette pa. Parang nung unang panahon Bernadette pangalan. Tapos tapos yun yung hanggang yun na yun ang doon na siya nagsimula hanggang paulit-ulit na yung Bernadette na. Yung mga tao, oh, Bernadette na naman. Sino ba si ngayon naging ano siya, naging palaisipan sa mga tao. Ang daming tanong sa akin niyan. Kuya Chico, sino ba si Bernadette talaga? Bakit lagi siyang nasa mga kwento ko Lola? Sabi ko, hindi ko rin alam kung sino si Bernadette. May tahun ba to si Bernadette? Kasi lahat ginagampanan niyo. Oo, tapos iniisip na nila, ano, may nakaraan ka ba kay Bernadette? Sabi ko na pa. Meron ba siyang backstory? Correct. Sabi, napaka-issue naman itong mga tao na yun. Pwede bang wala lang? Pwede bang... Wala lang. Wala lang. Eto pa, Kuya Chico, wala may follow-up question. Wala talaga sila yan eh. Ah, sige. Galing naman to kay Mark sa chat lang, kasi friend namin siya. So, nag-chat lang siya. Sabi niya, may relasyon ko ba si Kapitan Tutan at si Lola Kerps from T-Team, my team? Yan, alam mong, di ba, gago din yan. Yung mga kayan, galing yan kayo. Ayun na nga, di ba? Wala silang relasyon. Seriously? Oo, hindi sila pwedeng maging magka-relasyon dahil mahal na mahal ni Lola Kerps ang kanyang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Nakilala niyo ba kung sino?
Hindi lang. Si... Hindi mo kilala? Ano ka ba? Ang nag-iisang lalaki sa buhay ni... Ang nag-iisang lalaki sa buhay ni Lola Kerps ay si Lolo Ertits. Ano? Ganun din siya matandaan. So... Oh, at least may one true love si Lola Kerbs. Oo, sana all Lola Kerbs. Ah, oh, diba? Sana all my Lolo Erty. O yan, so, nasagot naman natin yung tanong ni Mark. Meron ba silang relasyon? Mark, ha? Ayan na. Wala. May pag-asa ka pa. Wala. Wala silang relasyon. Lapitan ko pala siya may gusto, no? Oo, oh, correct. Badaf pala siya. Akala namin, ako po ha, akala ko dati, si Aling Elsie at si Mang Jaime, characters din na pinoportray niya. Yun pala, parents na sila. Kasi sa nila sa mga hindi, oo. Na, sabi, sabi ano mga tao nung una nilang narinig, ano, nagtitinda sa kanto kung tawagin si Aling Elsie? Wala lang, nagsimula yan. Nagsimula yan dahil pinagtripan namin ng magkapatid si Ipe. So, ano yun? Mag-New Year? Yung ano tawag dyan? Medianoche, no? Yung salubong. So, yung mag-alas 12, di ba? Putukan, fireworks, keme. Eh ngayon, tong si Aling Elsie, nangangapit bahay. Mag-alas 12 na, nasa kapitbahay pa. So, ngayon, tinatawag namin kasi magsisimula na magka... Uh-huh. Oh, correct, di ba? Magkakain na and all. So, kailangan kumpleto, di ba? Uh-huh. Eto ka ngayon, si Aling Elsie, nasa kapitbahay, no? So, daldal ng daldal, chika ng chika. Alam mo yung napaka-colored nung magkwento siya, no? Yung para siya nasa theater. Damang-dama. Tinatawag namin, ma, ma, ma. Oo, ma. Ganyan, ayaw, no? Hindi naririnig. Sabi, tapos pinagtripan namin, yun na, sinigaw namin, Aling Elsie! So, doon na nagsimula. Galit na galit siya nung una eh. Pikun na pikun siya nung una eh. Wala na siya nagawa hanggang siya nasanay. Tanggap na niya. Tinanggap na niya na siya si Aling Elsie. Ayaw pa niyang tanggapin no, na siya yung Aling. Hindi pa niya ma-embody yung tawag na Aling. Kaya ganun. Yun pala ang story behind Aling Elsie and Mang Jaime. Ngayon alam na natin. Kung saan ang ano, may backstory din. Kung saan nagsisika. Di ba lahat may backstory? Iba talaga. Ang pasikot-sikot sa utak ni Kuya Chico. Correct. Ang dami yan. Ang dami niyan. Alright. Alright. Eh kayo, ano naman yung backstory dun sa The One That Got Away? Ano pa sa nun? May papakilala pala ako sa inyo. Si COVID-19. COVID-19 naman pala. Akala ko COVID-19. Ano yung nakakaloka? Kobe lang talaga pangalan niya. Kaya lang, dahil para napapanahon, nilagyan ko 19. Kaya siya si COVID-19. Parang parang email ad, may underscore pa yan. COVID_19. Cute. Kulit so, yan eh. Tatawagan natin ang nanalo sa ating guest na guest. Ready na ba? Ang lucky winner. Ang lucky winner natin. Wait. Oo nga pala, may ganito palang portion, no? Siyempre, yes. Madami umiidolo at nag-iisang monarch. Pag yan, hindi maayos kausap, ha? Papahihan. Hello! So, Robin, Chico. Ito na. Kasama natin ngayon si Kuya Chico. Siya po pala si Robin. Hello, Kuya Chico. Robin. Hoy, Robin. Nasaan ka? Ay, nakikita niyo po ba? Oo naman. Malinaw na malinaw. Naman. Napapa-ah kami lang dito. Nasaan ka ba? Nasa babahay. Sa home office ko. Homework. Saan? Homework. Home base. Homework. Ano, parang sariling setup for home work from home. Kala ko Hong Kong. Social Hong Kong. Anyway. So, ano, Robin, meron ka bang questions para kay Kuya Chico? Yes, Luna. Actually, meron. Nilista ko na. Re-refer ko na siya.
you are known na jolly and very happy na personality sa radyo. Anong okay. side yung hindi mo pa napapakita sa Armin as Kuya Chico? Hmm. Nice question. Anong side? Ito, yung side na to. Anong, bilang nagbago ako ng ilaw, anong side? Feeling ko, ano nga ba? Feeling ko halos na ipakita ko naman talaga kung ano ako as a person, 'di ba? Dahil well, most of the time harutan lang, 'di ba? Harutan lang, kulitan lang, 'di ba? Pero there are times na nakikita nyo din talaga yung emosyon ko, 'di ba? Pag naiinis ako, pag nagagalit ako. Yes. Nakikita nyo sa programa, lalo na yung mga laging nakatutok. Alam nila kapag pikon na ako, alam nila kapag hindi na ako okay, alam nila pag may sakit ako, yung tinatry ko lang na itawid yung programa pero hindi ko talaga kinakaya. So alam nila yan, napapansin nila. No? Kasi ganun, kaya ako din laging sinasabi na hindi ako mabait, huwag niyo akong iduluhin, huwag niyo akong mahalin dahil hindi ako to. So, at napapagalitan ako palagi ng boss dahil diyan, maraming hindi alam 'yon, no? Kasi sinasabi nila, bakit yung mga bagay na hindi mo na dapat sabihin, sinasabi ko pa daw. Sabi ko, bakit nga ba? Dahil kasi ganun yung feel ko eh, ganun yung ang tingin ko kasi o yung feel ko kapag nagpo-programa ako, parang kasama ko lang yung mga tropa ko at nakikipag-chikahan, 'di ba? Ganun, nakikipagdaldalan lang ako. So ganito tayo kapag nakikipag-usap sa mga tropa, sa mga kaibigan, di ba? Actually, no holds barred. Pero dahil nasa radyo tayo, syempre may mga bagay na alam nyo na kung ano yung gusto kong sabihin, di ba? Nadadaan ko naman sa kung ano-anong mga words yun. Pero yun eh. So basically, pag malungkot ako, di ba? Alam nyo naman ding malungkot ako. Though, pagdating sa ganyan, master kami ng ganyan eh, no? Kailangan namin maging professional pagdating sa part na yan, no? Na malungkot ka, pero kailangan mo maging masaya pag open ang mic. Diba? Iyak ka na lang pag patay mo ng mic. At nangyari yun, no? Tawa ka ng tawa, tapos pag off mo ng mic, umiiyak ka, para kang tanga, diba? Pero it happens, no? It really happens, lalo na sa trabaho namin, nangyari yun, no? So, ako naman, no, hindi sa lahat ng pagkakataon, no, na nakikita yung, kumbaga, yung the other side of Chico, no, na, kasi kung titignan mo yung other side ko, ano talaga eh, maa-amaze ka, dahil kabaligtara ng kung ano yung nakilala nyo as Chico, no, as Chico Loco, Kuya Chico, Chico Martin, kabaligtaran siya, no, sobrang kabaligtaran siya, dahil ito, no, si Chico ay evolved form, parang Pokemon lang. Eh, si Chico ay evolved form ni Jimel, di ba? That's my real name. So, wala talaga. Dati talaga, sobra akong mahihain. Walang naniniwala. Ang tahimik ko lang. Suplado, masungit. Alam mo, may katotohanan talaga. May katotohanan. At hindi ko tinatago yun. Eh. Hindi ko kinakaila yun. At, di ba, malagi ko naman kinikwento. Kasi madalas, may mga tao na nag... Bawa, nakita ko sa mall. Tapos hindi mag-a-approach kasi natatakot. Kasi mukha nga daw akong masungit, suplado. Mukha daw akong pag hinawakan mo, bigla kitang isusubo ng buo. Ganon yung iniisip nila. Eh ako naman, syempre, kapag nag-approach ka ng maayos, di maayos din, di ba? Pero kung biglang bastusan ka, eh wait lang. Wait lang, master ako niyan, huwag niyo akong inaano. So, pero siyempre, kumaga in-explain ko din na ano bang ina-expect niyo ba pag pupunta ba ako ng mall na ako lang mag-isa, nakangiti ako? Na, ina-expect niyo bang magtatawa ako at mag-a-adlib ako na parang nasa radyo? Baka lalo hindi sila lumapit pag gano'n. Correct. Right, exactly. Diba? So, gano'n, no? Pero I think to answer the question, ano, Robin, siguro na napakita ko na din naman lahat. Kumaga hindi nga lang palagi, 'di ba? Pero yung side ko, no, yung ugali ko mismo pati yung personal kong talagang ugali. Feeling ko naman minsan nga hindi, ganito yan eh. Feeling ko kahit hindi ko din sinasadya na ilabas or ipakita,
kusa ninyong o kusa nilang naramdaman, kusa nilang nagets as we do the program do every day. Na, 'di ba ganoon eh, makikilala mo yung tao pag araw-araw mong nakakasama. Yes. So parang ganoon din. Yeah. Back to you. Yeah. Eh no, patanga-tanga oh. Okay. Sinong color ang pinaka hindi mo makakalimutan sa buong career mo sa pag-DJ? Kung meron na. Siguro walang talagang ano, walang specific na tao or color, pero merong ilan no na sobrang ano, sobra kung hindi ko man siya talaga totally maalala, pero alam ko na tumatak siya sa akin no, nagkaroon ng impact sa akin dahil naapektuhan ako, alam mo yon, yung emosyon ko talaga na binulabog niya, ganun eh, mapatawa man yan or nagawa niya akong palungkutin, meron eh, merong iilang mga ganun no. So ako, hindi ko na maalala yung mga pangalan talaga nila. Usually naaalala ko na lang kapag may isang tao din na naalala yon, tapos kinikwento, unti-unti kong alam mo yon, parang unti-unti ko nakukuha yung mga puzzle na bubuo ko din sa memory ko no. So pero siguro to cite an example no, pero masaya ito no, masaya yung I forgot the name, si Nanay, ano na siya, senior na siya eh sa Yes FM to. Si Nanay, tumawag siya eh, parang inireklamo niya yung asawa daw niya kasi ang baho daw ng hininga. Tapos, umiinom daw. Kasi daw, lalo na daw pag umiinom, tapos may wag na nating banggitin, may specific na brand ng beer. Ng beer na iniinom, na kapag yun daw, lalo na pag yun daw yung ininom, Lord, ang ano daw yung paraan niya ng pagkakasabi, talagang alam mong legit na legit. Tawa lang. Wala na akong nagawa, kundi tumawa na lang ng tumawa, promises. Tapos di syempre, ikukunin mo na yung moment na yun, kukunin mo na para, kumbaga, sakya na yung trip, di ba? Yes. So, kukulitin mo lalo. Sabihin ko kay Nanay. Pero, so, nag-kiss kayo na. Kailan yung huli? Yung ganyan-ganyan. Nung isang araw lang. So, tatawa na naman ako. Ganyan. Paano po ba kayo nag-kiss? Mabasa? Ganyan? Malaway? Si Nanay magsasagot. Ano? Yung isusok-sok niyo yung dila niya dun sa dila. Tapos, tawa na naman ako. Tapos, tawa na naman ako ng tawa. Basta, wala na akong ginawa nung kundi tumawa talaga ng tumawa. Tapos pati siya natatawa na din, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa kwento niya, ganyan, no? So, yun. Basta, sobrang laugh trip yung... Sa sobrang laugh trip nun yung nanghina ako pagkatapos. Ganun eh. Naubos yung energy ako nun, promise talaga. Ganun yung nangyayari sa akin sa Yes Diaries before na every after... ng performance ko no, yung program, sobra akong latang-lata no, pagod na pagod talaga ako, plus ayan pa pag may mga bisita na madalas naman meron, yun pa yung hindi mo naman sila pwedeng hindi pansinin, di ba, mas nakakapagod yun yung mag-entertain ng mga bisita, parang tayo pag may bisita sa bahay, di ba, medyo pag after medyo pagod ka, di ba, so ganun din yung feeling, ganun. So yung mga yun, may yun yung si Nanay no. Isa pa na hindi ko rin makalimutan, and I forgot then the name no, si Ate, ano pa lang yata ako bago pa lang ako nang nagsisimula sa Yes Diaries, hindi ko siya makalimutan kasi iyak siya ng iyak humahagulgul siya. Apparently tumawag siya no para ilabas daw emosyon niya dahil yung boyfriend niya ay na-dead sa somewhere sa Visayas ito eh, nagkaroon ng landslide na natabunan yung jowa niya. So parang 2 weeks pa lang yun na nangyayari, pumunta siya ng Paranaque yata or somewhere sa south, Paranaque or Las Piñas, para you know, para makalimot, para mag-move on. Tapos, iyak siya ng iyak, tapos wala akong nagawa, umiyak din ako.
yun yung panahon hindi ko pa kayang kontrolin. Oo, hindi ko pa kayang kontrolin yung emosyon ko na eh wala eh, nakakaiyak talaga si ate pag pag napakinggan yung hindi ko na maintindihan yung sinasabi din niya dahil iyak na lang siya ng iyak. Then nung time na yon, doon ko na realize na ah, okay. Ganito pala no. Hindi pala porket advice giving program talaga yung meron ka, hindi ibig sabihin lagi ka mag-a-advise, no? There are times na kailangan mo lang palang makinig. Diba? Hindi wala silang advice na kailangan galing sa'yo. No, no amount of words, no, can actually help them. Walang salita, no, ang makakatulong to ease the pain that they are actually feeling. Wala. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi yan makakatulong. All you need to do is actually to listen. Kailangan lang nila ng makikinig, no? And yun, ganun. Yun si ate na hindi ko na alam kung anong pangalan at kung kumusta na siya ngayon kasi it's been ilang taon na, di ba? Pero masakit pa rin yun, no? Pag naaalala. So yun, ganun. yung isa naman, alam, eto hindi ko na matandaan kung, hindi ko na masyadong matandaan kung ito ay caller ba? Tumawag siya or nagsumulat siya. Okay. Sumulat siya. Pero ang ano, ang kwento naman niya malapit na siyang ma-dense. Tinaninga na siya ng doktor na anytime parang ilang araw na lang daw siya. And sulat yata 'yon, no, na nagpapasalamat siya ganyan ganyan. So hindi ko rin talaga nakayanan noon, no. Habang binabasa ko talaga umiiyak talaga ako, no. So yun yung mga, yun yung ilan sa mga tawag or encounter na memorable. Hindi ko for the rest of my life, no, dadalihin ko siya. Ganun. All right, Robin, yeah. For your last question. Narinig niyo na. Pasensya na, bagal lang ito dito sa area. Narinig niyo. Yes. Okay, push mo na yung last question. So, alam naman if yung may mindset at yung alas yung pattern na sa ay. Ano? Kung possible ba na mag-settle si Kuya Chico kung nasan yung parents na si Aling Elsie at si Mang Jaime? Ah, sa Ireland. Sa amin, sa Ireland. Yes. Irelander. I'm an Irelander. Irelander. Hindi ba pwedeng Irish? Irish. Irelander. Ireland. Sa bagay, parang mas bet ko yung Irelander. Oh, yeah. Yeah. Mas mahirap bigkasin. Tama. Correct. Ano ba? Siguro to answer that, kung talagang halimbawa eh wala na talagang kinabukasan ako dito sa Pilipinas. Siguro there's a possibility, no, na punta na lang ako ng Ireland, no, at doon makipagsapalaran. Pero hanggat meron pa naman, hanggat kaya pa namang ilaban dito sa Pinas, dito na muna ako dahil ang hirap eh. Alam mo, nagpunta na rin ako doon. Nagpunta na ako for two weeks. Di ba, nag-Dubai ako. So, bago ako umuwi ng Pilipinas, habang nag-aantay ako na makancel yung visa ko, pumunta muna ako ng Ireland. 14 days ako doon. Maganda siya sa maganda. Yung, alam mo yung parang ka nanonood ng Harry Potter kasi yung mga bahay. Hindi sila modern. Medyo rustic yung design nila, no. Maliliit yung mga kalsada, tapos puro greens, tapos yung mga bahay, mga bato-bato. Yun yung nakikita mo lang siya sa tayo, nakikita lang natin sa mga movie, di ba? So, maa-amaze ka din, no. Tapos malamig, no. Ang klima doon ay it's either malamig or sobrang lamig. Pili ka sa dalawa. Yun lang talaga. So, ano, hindi, ano, napaka-laid back. Alas 5 pa lang, nagsasara na yung mga supermarket, no, yung mga mall-ish, kasi wala naman,
para mga butik-butik lang sila, wala silang masyadong yung talagang mall kagaya sa atin. So, tapos ang inuman doon, nightlife na, yung mga pubs, di ba? Yung mga bar ng sa kanila, pub. So, ganun ang... So, ako, feeling ko, medyo... Dahil nasanay ako sa kultura na meron tayo sa Pinas, parang ang lungkot. Parang feeling ko ang lungkot pagka doon ka maninirahan. Eh, nag-ibang bansa din naman ako, di ba? Dubai. Pero iba sa Dubai, parang Pilipinas lang din somehow eh. Madaling maka-adjust. Pero doon, it's a different world. Alam mo yun, maaalala mo yung mga utang mo, no? Kasi, basta, feeling ko lang naman ganun. Mas may time kang mag-isip. Pati yung mga utang, parang, correct, parang medyo malungkot ng bahagya. Dahil sa nasanay ako sa, dahil sa nasanay ako sa kulturang meron tayo dito na anytime, di ba, naburyong ka, nung wala pang COVID, di ba, magyaya ka lang, tara, guys, di ba, tambay tayo somewhere, ganyan, shot or ano. Madali lang eh, pero doon hindi mo magagawa eh, na ganun-ganun lang. So, ayun. Pero hanggat to answer the question, no, there possibility, lagi namang may posibilidad ang mga bagay. Pero kung ako pipili, baka hanggat kayang ilaban dito sa Pinas, dito na lang. Pero gusto kong pumunta doon every now and then para magbakasyon. Na... actually, dapat nga na andun ako nung summer. June, ano yata? June ba or September? Parang ganun. Nung nasa MOR ako, di ba? Nag-ano na ako, nagplanado na, no? Nag-ano na ako ng visa, nag-apply na ako. Kaya lang, dahil nangyari yung pandemic, bumalik sa akin lahat ng documents. So, sayang. So, dapat na andun ulit ako for the second time. Masayang pumunta doon para magbakasyon, no? Magliwaliw. Pero kung maninirahan ako, ako personally hindi ko masyadong feel. Parang medyo nakakalungkot. But anyway, siguro, you know, mag-iiba naman pag naandun ka na. Ano, Bean? Ano yan? Chappy Bean. Parang ang chorizo Bean. Ano, ang chorizo Bean. Type mo kaya? Type ko na lang kaya. Okay, so, ang next, meron ka bang message kay Kuya Checo? Okay na? Wait lang, naiintindihan mo ba ko yung chico? Oo na lang. Basta, naiintindihan ko lang, nagpapasalamat ka. Yan lang, ibibigyan na lang. Ibibigyan na lang daw niya. Sige. Yun lang naman yung gist nun, di ba? Malamang naman ang gusto mo lang sabihin, di ba? You just wanna say thanks, di ba? Alam mo, ito pala, lagi gasgas na rin to sinasabi ko. No? Sa totoo lang, wala naman kayong kailangan talaga ipagpasalamat. No? Kung, halimbawa, kung by doing the show, by doing the program, na natuwa kayo, naaliw kayo, na-inspire kayo, di ba, humanga kayo. I'm just doing my job. Di ba? I'm just doing my job. Kumikita ako habang ginagawa ko. Ginagawa ko yan. So, magustuhan nyo man or hindi, I'll keep on doing it, no? Dahil ito yung kabuhayan ko eh. 'Di ba? Dito ako at ito yung gusto ko ring gawin, no? But I really appreciate it, no. Ako yung dapat magpasalamat talaga. 'Di ba? Ako yung dapat magpasalamat na na-appreciate nyo, 'di ba? Na yung mga bagay na ginagawa ko. Kahit parang wala kapararakan madalas, no. But yeah. Yun nga, no. Salamat din sa pagmumukha mo, Brad. Ito si Robin sa talagang sinundan niya talaga yung career mo simula nung bago pa lang kayo sa radyo hanggang sa... Feeling ko nga. Oo, as in, alam niya nung nag-Dubai kayo hanggang sa nung bumalik kayo sa feeling ko, feeling ko, nakikinig ka na hindi ka patuli. Di naman, Tolina. Ay, hindi ba? Ay, Tolina. Okay, sige. May disclaimer. Medyo Tolina. Pero, walang patunay, hindi ako maniniwala. Chucks!
Tapos, Chico, siya din ang parang nag-start din kaming makinig ng Energy FM nung bumalik ka dahil sa kanila. Magtotropa sila na talagang nakikinig sa'yo. So, doon kami nag-start. Kasi kakilala ko din siya actually. So, ayun. Oh. Yes. I see. Oo nga, oo nga. Eh. Yeah, maraming salamat. Ako yung dapat magpasalamat. Ano, Bin? Wala kami nga. Wala tayong ibang way of entertaining. Live kaya. Oh, di ba? Correct. Araw-araw before. Every Friday tayo yung kapatid. Tsaka, nung mga panahon kasi na yan, nung mga panahon na yan, as I can remember it, hindi pa naman masyadong boom na boom yung mga Netflix, yung mga, yung ibang, di ba, yung ibang pinagkukunan natin na entertainment, di ba, nowadays. Dati kasi talagang TV, no, radyo, ganun eh. At ano pa bang mga uso nun din? May mga Facebook na rin, di ba? Pero hindi katulad ngayon na ang dami na eh. Sobrang dami ng pwede, no? But, pero, aminin nyo, kahit na lumabas yung kung ano, nung mga platform, iba pa rin ang radyo, di ba? Iba pa rin yung experience na nabibigay sa'yo ng radyo, no? So, kaya yun. Yun lang. Yan, para meron. Salamat, Robin. Sana nakuha ka. Thank you, Robin. Salamat, Robin. Ingat ka, ingat ka. Bye-bye. Correct. Go. Ang last part po ng ating interview. Ay, pwede ka ba ang meron kaming challenge sa iyo? Yun. Okay. Ang challenge namin ay, pwede bang ikaw ang mag-extra netong vlog namin? Pero DJ style. DJ Chico style. Ooh. Okay. So, i-extra ko. Yes. Inutusan ka namin eh, no? Oh, actually. Actually, nang hindi ako prepared. I-extra natin. Yes. Ano ba sinasabi ng mga DJ? Parang time check, tapos thank you for listening, ganyan-ganyan. Okay. Gusto niyo yung mga ganong factor, no? Pero wait, Kuya Chico, bago ka po mag-extra, pwede po kayong mag-promote, mag-plug ng mga social media accounts kung anong gusto mong i-share sa mga tao. And yung business mo din, yung Ducks na Milk Tea, promote na nandito para sa mga friends natin na malapit dyan sa'yo. Yes. Okay. Oh, sige. So, tas tuloy-tuloy na. Alright, sige. Yes. So, yun, guys. Sa mga ano diyan, sa mga nauuuhaw at malapit lang dito sa Binyan, sa Southwoods area, iniimbitahan ko kayong lahat, no, na umorder ng aking pinagkakabisihan ngayon, which is Shinjiro Milk Tea Binyan, or searchable naman siya. Actually, we are on Foodpanda, no. Basta hanapin niyo lang Shinjiro Milk Tea, lalabas na 'yon, no. Yung mga menu na andun na rin 'yan. So para tamang-tama, 'di ba? Tag-ulan na, mag-milk tea tayo. kasi tag-ulan na eh. Hindi pa tayo, oo. Masaya, 'di ba? So, yes. 'Yun. Marami pang kaganapan, marami pang mga updates ang kailangan yung abangan with the new MOR TV or MOR Digital, no? I don't know kung ano na magiging pangalan, but itutuloy natin ang nasimula ng MOR, no, sa pagbibigay ng entertainment sa mga tao with me on board, no, Chico Martin. So in the next few days malalaman natin 'yan, no. Pero for now, i-like niyo muna, no, ang aking i-follow niyo ako sa mga social media accounts, no. On Facebook, it's Kuya Chico, KUYA space CHICO capital K, sa Kuya capital din yung unang letter, C sa Chico. Yun, yun. O kung gusto mong pahirapan ng sarili mo, facebook.com/monarchofphradio, no? So, pareho lang yun. Follow nyo ako sa Twitter at Instagram, no?
at Kuya Mong Chico. KUYAMONGCHICO. Pati sa Kumu, kung alam niyo yung Kumu. Meron din akong account doon, no? Kuya Mong Chico, no? Yung pinapare-pareho ko na, no? So, Twitter, Instagram, Kumu, it's Kuya Mong Chico, no? Siyempre, bilang ang business ko ay Shinjiro Milk TV niyan, meron ding sariling Facebook page yan at Instagram account. So, hanapin nyo lang, ha? Shinjiro ni Chico, kinanya ko kasi yan, eh. So, Shinjiro ni Chico. Correct, correct. So, okay. I think that's it for me. Maraming thank you guys for watching our special episode, no, with the Questubers. So, abangan niyo ang susunod kong guesting. Wow. Wow, at abangan niyo din ang mga susunod pa nilang magiging guests na paniguradong kaabang-abang at kapanapanabik ang kanilang mga chikahan, just like what we did, hindi ba? So, it's time for me to say goodbye for now, no? Please follow, like, share itong Questubers, no? At magkwentuhan tayo hanggang sa bumula na yung mga bibig natin. So, until then, my name is Chico Martin and you're on Questubers. Bye-bye! Yay! Thank you so much, Pio Chico. Sana po nag-enjoy kayo dito sa ating guesting. Oo, nako, maraming salamat. Actually, yun nga eh. Sana lahat ganito, yung chikahan lang, di ba? Yung kwentuhan type lang, no? And then, yun din, just continue on doing it, no? Kasi yung iba, alam mo na, yung usual interview, kasi naiintindihan ko naman na yung iba siguro kinakabahan, no? Hindi pa sanay. But, you know, in doing the interview, mahalaga na ma-feel nung ini-interview ninyo na hindi talaga kayo nag-i-interview. Kumbaga, ang feel ay dapat nakikipagkwentuhan lang talaga. So, yun, no? So, good job, guys. Sana sa lahat ganon yung maging, yung gagawin ninyo, no? Basically, makipagkwentuhan. Hindi, yun eh. Dapat ang term ay hindi mag-interview. Dapat eh, makipagkwentuhan. Ganon. So, yeah. Maraming thank you at abangan ko yung paglabas nito at para ma-share ko rin. Balitaan niyo. Thank you so much. Salamat. Enjoy kami and marami kaming natutunan. Salamat.